Governor John Vicrimulya nagsalita na patungkol sa aligasyong diskriminasyon kay Sas Rogando Sasot na nangyari sa Dasma, Cavite. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na! Trending ngayon sa social media ang nangyari noong Biyernes, Hunyo 3, ang umano'y pagpatay ng ilaw at sound system habang nagsasalita ang guest speaker na si Sas Rogando Sasot sa isang graduation ceremony ng mga senior high school students ng Southern Philippines Institute of Science and Technology. Gayon din ang pagpapaalis sa mga estudyante at pagpapatigil ng ceremony sa naturang venue. Sa pangyayaring ito, hindi umano sang-ayon ang naturang may-ari ng venue na isang transgender at taga-suporta ni President-elect Bongbong Marcos ang magbibigay ng commencement speech sa mga mag-aaral. Ayon sa Facebook page ni Sas Rogando Sasot, isang araw bago ang seremonya ay nagbanta raw ang may-ari na ipatigil ang graduation ceremony kapag itutuloy umano ng Southern Philippines Institute of Science and Technology na gawing speaker si Sasot. Ngunit sa kabila ng bantang iyon ay kinumpirma pa rin ng naturang eskwelahan na siya ang magiging commencement speaker sa mga magtatapos na mag-aaral. Iyon na nga ang nangyari umano sa venue. Pinataya ng ilaw at sound system si Sasot habang nagbibigay ng talumpati sa mga mag-aaral. Hindi nagpatinag si commencement speaker habang flashlight lang ng cellphone ang kanyang ilaw sa tulong ng mga mag-aaral. Ngunit isang staff ng venue ay pilit umano siyang pinapababa sa stage hanggang sa humihiyaw na ang mga mag-aral ng respeto para patapusin lamang ang talumpati ngunit hindi rin natapos ang graduation ceremony dahil dito. Naglabas din naman ng commencement speech si Sas Sasot sa kanyang Facebook page na For the Motherland, Sas Rogando Sasot, isang araw matapos ang insidente na dapat ay magbibigay inspirasyon sa mga magtatapos na mag-aaral. May mga official statement rin na inilabas sa kani-kanilang mga Facebook page ang Church of God at ang SPIST ng dahil sa insidenteng ito. At nagpaabot din ng official statement ang naturang eskwelahan kay Sas Sasot sa nangyari. Patuloy pa rin nililinaw ng bawat kampo kung ano ang dapat maging aksyon sa nangyaring ito. Ngunit sa kabilang banda ay nagsalita na rin ang governor ng Cavite na si John Vicrimulya at tila dismayado sa nangyari sa aligasyong diskriminasyon. At ito ang kanyang official statement sa nangyari, basahin natin. Quote, "What a shame. This is not what Cavite is all about. This is not what the Southern Philippines Institute of Science and Technology is all about. This is not what the present and the future is all about. This is about people who use the shield of their faith to spread hate and bigotry where a church should be about compassion and tolerance. How do you change the minds of these people? They are using the Bible in the most dangerous way possible, using the Old Testament in the context of the culture 2,000 years old. My best friends from high school and college were gay. My staff in the capital consists of every color in the rainbow. We are happy, productive, and tolerant of each other. Pronouns don't matter to me as much as competency and honesty. No matter what, continue to be a voice for those who cannot defend themselves. No one can silence the roar of the righteous cause. Nothing can dim the light that shines from within. I am on your side and the whole LGBT community on this." Unquote. Sa inyong palagay mga kapriti, tama bang magdiskrimina ng kapwa ng dahil lamang sa magkakaiba ng paniniwala? I-comment ang inyong reaksyon. Now!